Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Karen, ang inyong guro. Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo. Tara na at matuto. Iba't ibang salita man ang banggit, iisang wika naman ang gamit. Wikang Filipino, yakapin at mahalin. Ating pag-aaralan ang MPB-MLE sa ikaapat na linggo ng ikalawang markahan. Ang paksang araling ating tatalakayin ay paggamit ng mga magkakasintunog na salita. Aso, baso, laso, ano ang napansin mo sa tatlong salitang binasa mo? Tama, ang mga ito ay mga salitang magkakasintunog o pareho ang tunog kapag iyong binigkas. Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga salitang magkakatugma na makikita sa isang tula at awit. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay o makagamit ng magkakasintunog na mga salita sa isang tula. Ngayon, bigkasin ang mga sumusunod na mga salitang magkatugma. Unang larawan, sabon. Pangalawang larawan, ibon. Pangatlong larawan, pusa. Pang-apat na larawan, gansa. Panglimang larawan, aklat. At ang pang-anim na larawan ay mulat. Mapapansin na nagkakapareho o nagkakatugma ang tunog ng dalawang salita kung ang huling pantig ay magkasintunog. Bigkasin ang mga pantig na may salungguhit upang marinig ang pagkakatulad. Unang bilang, sabon at ibon. Ang huling pantig na bon ay magkasintunog. Pangalawang bilang, pusa, gansa. Ang huling pantig na sa ay magkatulad. Pangatlong bilang, aklat, mulat. Ang pantig na lat ay magkatulad. Ginagamit ang magkakatugmang salita sa mga tula upang maging maganda ang tunog o indayog. Bigkasin ang tula sa susunod na pahina na ginagamitan ng tugma. Ang aking pamilya ni Jay Lopo. Sa aking pamilya, nagahari ang saya. Sina tatay at nanay, nagmamahalang tunay. Mga kapatid kong ate at kuya, tumutulong kapag kaya. Sama-samang nagdarasal, maging sa pagkain ng ilmusal. Para sa gawain pagkatuto bilang isa, tukuyin ko ang mga salitang ginamit sa tula ay magkakatugma. Lagyan ng masayang mukha kung oo at lagyan naman ng malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, pamilya, saya. Magaling! Ito ay masayang mukha. Dahil ang pantigya ay magkatugma. Para sa pangalawang bilang, nanay, tunay. Tama, ito ay masayang mukha dahil ang pantignay ay magkatugma. Para sa pangatlong bilang, kuya, kaya. Mahusay, ito ay masayang mukha sapagkat ang pantigya ay magkatugma. At para sa pang-apat na bilang, nagdarasal, almusal. Kahanga-hanga, ito ay masayang mukha dahil ang pantig na sal ay magkatugma.
para sa gawain pagkatuto bilang dalawa, kompletohin ang salitang tutugma sa tula. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang pangarap ko ni Jay Lopo. Kahit ako'y isang puwang, buong sipag ay ibubuhos. Mag-aral ng maigi upang buhay ay puwang. Nais kong maging guro upang sa mga bata ay puwang. Ito ang aking pangarap, kakamitin kahit na puwang. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, punan ang patlang ng angkop na salita at tutugma. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang aking puwang. Siya ang haligi ng puwang. Samantalang si puwang, ilaw na gumapuwang. Masaya ang aming puwang. Ang mga salitang iyong pagpipilian ay buhay, inay, gabay, husay, bahay, at itay. Para sa huling gawain, natutuhan mo sa aralin na ito ang tungkol sa paggamit ng mga salitang magkakapuwang, katulad ng papa, apa. Magagamit ang mga ito sa pagsulat ng puwang. Umaasa ako na unawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!